aking espiritu, sa aking tagapagligtas. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ikawalo ng Disyembre, at ipinagdiriwang ng inang simbahan ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria, ang Imakulada Konsepsyon, ang tagapangalaga ng buong bansang Pilipinas. Hilingin natin na kaisa ni Maria, tayo rin ay magkaroon ng pagkakataong laging maibahagi si Jesus sa ating kapwa. Isama natin sa ating mga intensyon, ang intensyon ng lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio at sa Mahal na Birhen para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan. Ikaw na nalulukluk sa
sa amin. Mawagas sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang katatasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan, ang mahal na birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan, at siya'y binukod mo para wag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kaniyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki. Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo namang ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinglang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat na tanging ikaw lang ang iyong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimot binhini ay laging maglalaban. Ito ang dudurog sa ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Umawit sa Diyos ng tuwa, ang gawin niya'y dakila." Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat iyong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak iyong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at sa Ama nating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilika ang sanlibutan
upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong una. Kaming mga unang sumama kay Kristo sa lalong ikinadakila niya, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang pakasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumas sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung anong ibig sabihin niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyong Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon'y ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana at sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Salamat po at holiday. Tanyo, karami nyo ngayon. Salamat, holiday. Pero mas salamat sa inyo dahil naririto kayo kahit holiday. Marami tayo mga kasamahan. Holiday ngayon, nasa SM. Mamaya na kayo magpunta sa SM pagkatapos ng misa. Ano? Salamat sa Diyos sapagkat
Ang pagdiriwang na ito ng dakilang kapistahan ni Maria, ito po'y isang pistang pangilin. At sabi ng simbahan, kapag pistang pangilin, tayo ay dapat sumimba parang Linggo. Kaya po salamat at nakasimba kayo ngayon. Sa buong taon naman, tatatlo naman ang pistang pangilin. Yung kahit hindi Linggo, dapat tayo sumisimba. Isa ito, December 8, ang Immaculada Concepcion. Ang sunod dito sa Pasko, December 25. At ang sunod, January 1, si Maria ang Ina ng Diyos. Itong tatlong ito ay mga pistang pangilin. Kahit hindi Linggo, dapat ang Katoliko ay nasimba sa araw na ito. Kaya salamat, kasama sa inyong itinerary ngayong holiday, ang pagsimba. Okay? Kaysa kayo ay kumain agad sa SM, mamaya na pagkatapos. At ang kapistahang ito ay isa rin sa apat na dogma kapag pinag-usapan si Maria. Ang dogma, ito po'y turo ng simbahan na dapat nating pinaniniwalaan na ito'y totoo. Una nga ang Immaculadang Concepcion, si Maria ipinaglihi na walang kasalanan. Pangalawa, si Maria ay birhen bago, habang at pagkatapos na ipanganak si Jesus. At pangatlo, si Maria ay ina ng Diyos. Pang-apat, si Maria ay iniakyat sa langit. Ito ang mga turo ng simbahan na dapat paniwalaan sa Mahal na Birhen. Kaya pagpunta ninyo doon sa langit, kung doon ang punta ninyo, ano? Kung hindi naman kayo balak pumunta doon, wala rin namang problema. Pero malalaman ninyong nasa langit kayo kapag ka nakita nyo ang Mahal na Birhen. Dahil sa langit, dadalawa ang makikilala mong tao, ang Diyos at ang Mahal na Birhen. Sapagkat sila lamang ang nagpunta dito na naroon. Si Maria iniakyat, kaluluwa at katawan. Kaya malalaman mong nasa langit ka na kapag kakita mong ang Mahal na Birhen ay naroon. Kapag wala, ay siya mag-isip-isip ka. Kaya nga po, sa ating bahay, pwede namang maging langit ang bahay. Ilagay niyo si Jesus at ang Mahal na Birhen. Ay kapag ka sa inyong bahay, ang lagi ninyong naririnig ay PI mo. O, di parang impyerno. O. Bakit ka pa nabuhay? Di parang impyerno. O. Kaya kahit sa bahay natin, pwedeng maging langit. Basta naroon si Jesus, si Maria, at may pagmamahalan. Kapag wala, isa. Sigurado, impyerno ang buhay mo. Yung pag lagi kang kaaway ng iyong asawa, lagi mong hindi iniimi ka ng iyong anak, yung lagi mong sinisira ng iyong kapitbahay sa likod, oo, nung isang buwan, likod lang ang kaaway mo, aba ngayon, pati yung tagiliran mo, kaaway mo na rin. O, dumadami ang iyong kaaway. Lumalapit ka sa impyerno. Lumalayo ka kay Jesus at kay Maria. Ang pagdiriwang na ito, mga minamahal, bagamat kapistahan ni Maria, ay hindi si Maria ang bida. At yun din ang inyong itatatak sa inyong isipan. Hindi tayo sumisimba dahil piyesta ni ganito, dahil piyesta ni ganyan. Mali. Kaya kayo naririto, iisa ang dahilan. Kung hindi ito ang dahilan, huwag na kayong babalik dito. Ha? At tandaan nyo ito ha. Kung kayo nagpunta dito para kay Padre Pio, mali. Dahil kahit pudpudin ninyo ang kamay niyan, hindi kayo gagaling. Kahit iuwi pa ninyo ang kamay ni Padre Pio, hindi kayo gagaling. Kung nagpunta kayo dito para kay Mama Mary, mali din. Kahit haplosin nyo ng haplosin si Maria, hindi tayo magkakamit ng biyaya. Kung nagpunta kayo dito para basain ang inyong ulo sa aming holy water, lalong mali. Kahit kayo manligot magbaba doon, hindi kayo magkakamit ng biyaya. Lalo naman kung kayo nagpunta dito dahil sa akin, ay lalong mali. Wala akong ibibigay sa inyo. Sino po ang dahilan? At siya lamang ang tanging dahilan kung bakit tayo naririto. At ito'y tatandaan nating lahat. Kaya ka sumisimba kahit sa ang simbahan, hindi dahil sa santong naroroon. Kaya tayo naririto
dahil kay Kristo. Wala nang iba. Si Maria ay magkakaloob ng biyaya dahil siya'y ina ng Diyos. Si Padre Pio'y magpapagaling dahil siya'y instrumento ni Kristo. Si Kristo at sa Kanya lahat nang gagaling ang lahat ng ating kailangan. Itong si Maria, ang mga santo, ang mga dasal ng pari, ay mga instrumento lamang. Sapagkat kung hindi ka naniniwalang si Kristo ang dahilan ng lahat ng ito, umuwi ka na. Wala kang mapapala dito. Mag-SM ka na rin lamang. Pero salamat. Dahil sa kabila ng maaaring kabisihan natin, di kasarap magpahinga, holiday eh. Kasarap pumunta na ng beach ngayon, o bukas Sabado, tas Linggo, o Lunes na ang balik, di ka? Kasarap maligo. Pero bakit kayo naririto? Yun ang mahalaga. Baka kayo ay pamakli lamang sa van, ha? Alam ganin niya yan, pag umaarkila ng van, 13, eh kulang pa ng isa. Sama na ikaw. Wala kaming 1-3 eh, pangbayad. Kahit na ikipang puno lamang. Ang dahilan kaya ka naririto, si Kristo. Wala nang iba, ha? Huwag kayong pupunta dito sa kung anumang dahilan. Si Kristo lamang. Dahil lahat ng iyong kailangan, lahat ng iyong sakit, lahat ng iyong problema, lahat ng iyong pangamba, si Kristo lamang ang makakatulong. Instrumento si Padre Pio, gabay si Mama Mary, tulong ang mga dasal ng pari. Si Kristo at tanging siya lamang ang bida dapat sa buhay natin. Kaya kahit ngayon ay pagdiriwang ni Maria, ang bida si Kristo. Dahil pag lumapit ka kay Maria, wala kang dadalhan at wala siyang pagdadalhan sa iyo kundi kay Kristo. Yan ang tunay na Maria. Napakarami ng mga pagpapakita ng mahal na birhen na hindi inaprubahan ng simbahan dahil hindi kay Kristo dinadala. Halimbawa ba nagpakita sa atin si Mama Mary ngayon o dito, tapos sasabihin sa akin, Father, huwag ka nang maghumiliya. Hayaan mong ang mga tao'y sa akin na lamang sumamba. Sa palagay niyo si Maria iyon? Mali. Kapag si Maria ay nakikipag-usap sa iyo at siya ang bida o ikaw ang bida, siya matakot kayo. Baka gawa iyan ng demonyo. Dahil lahat ng santo at si Maria, kapag sila'y nagpakilala, ang ipinapakilala si Kristo. Kaya nga, yun ang hamon sa atin. Kung ang buong buhay ni Maria ay tungkol kay Kristo, tayo rin. Dapat ang nakikita sa atin si Kristo. Eh kapag ka nauwi ka sa inyo, tapos eh nag-aaway lamang kayo, sa palagay mo si Kristo ang nakikita sa iyo? Kapag ka dumadaan ka sa iyong harapan ng bahay, tapos ang nakikita mo lamang ay mga chismos sa mong kapitbahay, si Kristo ang nakikita? Yun ang mga tanong sa atin. Dahil, mga minamahal, masasayang po ang ating pagdadasal. Masasayang ang inyong pagluhod dito. Mamaya, pipikit pa kayo sa ama namin. Damang-dama ninyo. Kung hindi naman ninyo ibabahagi si Kristo sa inyo. Eh, sumimba ka nga ngayon. Tanga, gutom pa tayo, diba? Di ba? Kaya ginakapan ng halian na? Hindi pa. Kaya nga iniisip ni Father, bilisan mo ng kaunti. At ang halian na eh. Eh pagka si Kristo ang naramdaman mo ngayon, damang-dama mo si Kristo dito, tapos pag uwi mo sa inyo, galit ka pa rin naman sa iyong kapatid. Hindi mo pa rin pinapansin ang iyong ina. Taray na taray mo pa rin. Damot na damot mo. Eh anong nakuha mo dito? Dahil ang Kristo na makikilala mo dito, tatanggapin mo, ay dapat ibabahagi mo sa iba. Kaya nga, kung sinasabi ko sa inyong, kung parami ng parami sa paligid ng inyong bahay ang iyong nagiging kaaway, mag-isip ka. Dapat ay habang tumatagal, parami ng parami ang iyong nagiging kaibigan. Yun ang pagbabahagi kay Kristo.
Patagal ng patagal, mas nauunawaan mo ang iyong bungangerang asawa, mas nagiging pasensyoso ka sa iyong mga anak, mas nagiging masipag kang magtrabaho sa pamilya dahil sa pagmamahal, yun ang pagbabahagi kay Kristo. Ay baka mamaya ipauwi pa lamang kayo, nag-aaway-away na kayo ha. Pag sa kanyo pa lamang sa sasakyan, sinabi na ika, huwag ka nang bumili niyan, umihi ka pa, tagal na tagal mo, ay gutom na, pero galing kang simbahan. O nasaan na si Kristo? Di kay sayang. Kaya nga mga minamahal, iisa ang ating dapat tularan kay Maria. Sabi nga po ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, sa mga talata ng librong Aral Batanggenyo, 176 hanggang 182, ito'y tungkol kay Maria, pero ang pagtutungkol kay Maria ay dahil kay Kristo. Si Maria'y banal dahil kay Kristo. Si Maria'y nasa langit dahil kay Kristo. Si Maria ay kabuti-butihan dahil kay Kristo. At yun din ang dapat nating hilingin sa banal na misang ito. Yun ang hilingin natin kay Kristo na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Panginoon, ngayon pong kapistahan ng iyong ina, bigyan mo po ako ng isang pusong mapagpatawad at maunawain yung pusong mapagmahal upang sa kabila ng aking kahinaan at mga kasalanan, patuloy na makita sa akin at patuloy kong maibahagi ang iyong pagmamahal. Yung hindi ako, kundi ikaw lamang si Kristo ang nakikita sa aking buhay. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa busli. Tayo po'y magsitayo para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatido pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas sa iyaming inihahain sa iyong dambana, ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen,
Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kaniya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng Kabanal-Banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kaniya'y nababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan, laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga pananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen ngay iyong inilaang, maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Tinarakin na ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagala. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gumitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Ronel na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Imakulada Concepcion, kaysa ni San Jose, ang kanyang kalinis-linis ang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sana. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa arawala at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad sa amin. At huwag mo kaming ipaitulot sa tukso at iharya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kung itong aming paglalayag inabot ng pagkabagabag, naway mabanagan ka, inirang natala sapagkat naroon ka, diunos ng pighati at kadiliman na gabi. Maria, sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamaliw, inang sinta, inang inabot ng
sapagkat narin ka. Limos ng bigati at kadiliman ng gabi. Maria sa puso minuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamaliw, inang sinta, inang ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tanglawan kami, aming ina. Sa kalangitan naming pita, pinakamimitik ka. Maria sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahan, manahin ni Mariyang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol China, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay.
Lumayo nawa kami, umiiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumumpalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan, may makikita kayong mga Pilgrim's Information Record Book. Kami po'y nakikiusap, makilagay ng inyong pangalan at ilang hinihinging detalye. Tulong po iyan sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa National Shrine. Kung kayo po ay mga OFW o may mga kasamang foreigner, pakihanap po ninyo yung Logbook for International Record Book. Yan po ay malaking tulong sa ating ginagawang paghahanda para dito sa pambansang Dambana. Para po sa mga misa natin ngayong darating na Misa de Gallo at Simbang Gabi, sa Misa de Gallo, ito'y alas 4:30 ng umaga, simula December 16 hanggang December 24. At ang Simbang Gabi ay sa alas 5 ng hapon, simula December 15 hanggang December 23, maliban sa December 17, ito po'y sa alas 6 ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Mamaya pagkatapos ng ating pagbabasbas ng mga religious articles, ay ating dadasalin ang pagtatalaga ng Pilipinas para sa kalinis-linisang puso ni Maria, ang Immaculada Concepcion, ang patrona ng ating bansa. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan naming inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Tayo pong lahat ay magsiluhod para sa pagtatalaga ng sambayan ng Pilipino sa Imakulada Concepcion ng Patrona ng Bansang Pilipinas. Tayo pong lahat, o mahal na Ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito sa daang taon ng dinarasal ng simbahan ni Kristo. Humaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang ina, kami na bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito, ay naghahayag sa mga salitang ito ng aming pagtatalaga at paghahabilin, kung saan napapaloob una sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayan ng Pilipino sa kasalukuyan. O ina ng sambayan ng nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang ina ng tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibik na tahasan naming inihahatid sa iyong puso, bunsod ng banal na espiritu. Yapusin mo ng may pagmamahal ng ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa, na ngayon ay pinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo. Dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. O mahal na Ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. Mula sa pagkamuhi, karahasan, mga paglalaban-labang naghahati at sumisira sa aming bayan, ipagadya mo kami. Mula sa paglabag sa tao, buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan, ipagadya mo kami. Mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos, ipagadya mo kami. Mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan, ipagadya mo kami. Mula sa kahandaang labagin ang mga utos ng Diyos, ipagadya mo kami. Mula sa kawalan ng pangunawa, sa mabuti at masama, ipagadya mo kami. Mula sa kasalanan laban sa banal na espiritu, ipag-adya mo kami. Hibik nami pakinggan, o mahal na Ina ni Kristo. Lakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mong muli sa amin sa kasaysayan namin bilang isang bayan,
ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng maawaing pag-ibig. Buksain nawa nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Baguhin nawa nito ang mga budhi ng bawat isa. O Maria, Ina ni Jesus at aming ina, ikaw ang aming buhay, aming katamisan at aming pag-asa. Amen. Pagsitayo na po ang lahat. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, palaging ibida at mahalin si Kristo. Salamat sa Diyos. Ninang sagdalinis kami ay ingi sa Diyos sama namin awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.